Higit isang taon na lang ang nalalabi bago ang May 2022 general elections. Ngunit sa Oktubre, simula na ng filing of certificates of candidacy ng mga nais tumakbo sa halalan. Kaya naman nakikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa Interagency Task Force against COVID-19 hinggil sa mga preparasyon para sa paparating na halalan. Nakikipag-coordinate naman po sila sa IATF dahil kinakailangan nilang ibase sa siyensya yung kanilang magiging desisyon. At yung nangyari nga po sa Palawan, naging matagumpay naman po yung plebisito in terms of observance of minimum health standards. Binanggit ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez na kailangang doblihin ang pag-iingat at dapat matiyak ang mga panuntunan sa eleksyon at maiwasan ng super spreader event sa gitna ng umiiral pa ring pandemya sa bansa. Ayon kay Comelec Spokesperson Director James Jimenez, tuloy-tuloy ang kanilang coordination sa IATF at kasalukuyan pang binubuo ng New Normal Committee ang guidelines kaugnay ng ligtas na pagsasagawa ng 2022 elections kabilang na ang pangampanya. Bago matapos ang 2021, inaasahang mailalabas ng komisyon ang panuntunan. Ang sabi ng chairman namin last quarter of the year. As of April 20, nasa 2.7 million na ang mga nakapagparehistrong bagong botante para sa 2022 elections. Samantala, ipinagpaliban muna ang voters registration sa NCR Plus at iba pang areas kung saan pinaiiral ang mahigpit na community quarantine. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.